at narinig na ng madla ang kumpas ng kampana. Sa halip na nais nang makauwi at makawala, wala sa labas ng mga pader na kinagawian. Pasok na sa klase bago pa mapagsabihan, mapagalitan, mapagsaraduhan. Lagi naman ganito. Lagi na lang pare-pareho. Pare-parehong sinasabi, pare-parehong nakikita. Para akong engkanto na nakikita ng madla. Kakaibang tingin, kakaibang bigain, kakaibang pagtrato at kakaibang pangitain. Ayos lang, ayos lang. Di na bale, nakasanayan na. Sa araw-araw ba namang hijab ko ang nakikita? Kung alam lang nila ang istorya ko, walang duda. Hi, Ezra! Ezra, we have a project. And I need to ask simple questions. Don't worry, it's just simple questions. Like, what country did you come from? Syria? Really? So how did you adjust in the Philippines? Was it hard? No. Ezra, I'm sure you have a lot of more stories to tell. Dali na, tell us! Tunay na taliwa sa sarili kong paniniwala at hindi naman sa pagrereklamo. Huwag naman sanang imasama, ngunit nag-aaral ako sa paaralang ito. Ibang Diyos ang kilala, ngunit karispe-respeto. Naiintindihan ko, sa bawat alas 12 ng hapon, kinakailangan nilang magdasal. Kagaya ng sariling amin, ngunit amen. Amen ang kanilang mukhang bibig. At ako'y laging di makasabay, ibang-iba ang baybay. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang lakbay, tungo sa relihiyosang buhay. Hay, hanggang sa kamatayan, ako'y sasabay. Allahu Akbar, sa paniniwalang kinalakihan. Allahu Akbar, sa paniniwalang kalalakihan. Allahu Akbar, kakayanin to, tiwala lang. Takbuhan dito, takbuhan doon. Malilito tayo sa klase. Panaghoy na isang lalaki. Hirap humabol sa kanilang kinagisnan. Kakayanin ko to. Tiwala lang. Buti na lang. Tapos na rin ang hapong kinasasawaan. Di ko kalain ganito. Ganito muli ang mangyayari sa araw na ito. Na tila ba'y lumulutang lang ang isip. Lahat ang pangyayari na waglit. Magbago naman sana ang bawat saglit. Na mayroon pa ako sa para lang ito. Enzo! Tara! Basketball! Sa'yo na lang pare. Diyos ko, kailangan ko ng pangkulay ng mundo. Enzo ang palayo niya. Mukha namang mabait, sana. Nakapagtataka. Nasa bawat oras na makikita ko siya, kumakain, naglalakad, nagdadasal. Mabuting tao, walang duda. Matagal na kami sa iisang salid, at ngayon ko lang nakita ang ugaling batid ng kanyang daladala, bawat oras, bawat minuto. Sumakto. Kami ang magkagrupo. Enzo nga pala. Alam mo na ba yung gawin natin? Sige, ganda na lang. Abay, akalain mo nga naman. Paglaro talaga ang tadhana. Kakaiba ang nararamdaman, ngunit puso'y magaan. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kung alam ko lang na kaya ko makipagkaibigan sa isang katulad niya. Sana dati ko pa siya nakilala. Sana dati ko pa siya kinausap. Sana hindi ako napangunahan ng hiya. Sapagkat ang hiyang dala ko ang naging hadlang sa kung ano sana ang naging magkaibigan. Di rin nagtagal, nagkakilala ng gusto. Parang kahapoy magkaibang mundo. Di ko akalaing mararamdaman ko na maaari rin pala akong magkaroon ng kaibigan na katulad mo. Di rin nagtagal, ako'y lumigaya sa'yo.
sa araw-araw ba namang paggawa natin ng proyekto? Di ko akalaing mararamdaman ko na maaari ko ring maramdaman ang pagmamahal mo. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Nakita niya! Sa lahat ng maaaring mangyari, ito pa! Takot at kaba ang nakita ko sa kanyang mga mata. Bakit ganoon? Ganoon ba kalala? Di ko naman sinasadya na... Nakakahiya! Ngunit, laking pasasalamat ko pa rin sa kanya. Kasi makita ng iba, kaagad namang nasabi sa akin na... May dapat bang aminin? May dapat ba akong malaman o alamin? Nakapagtatakang sitwasyon. Biglang tahimik. Wala akong conversation. Di naman siguro masama. Nakakakaba. Anong iisipin nila sa pagsilip sa buhok ko? Ano ang bukang bibig ng tao? Buti na lang natago. Salamat sa'yo. Ngunit, hindi pa rin nagbabago ang katotohanang may nakakita ng buhok ko. Napapikit ako. At sa mga saglit na ito, naalala ko ang isang kwento. Ah! Naalala ko na. May dahilan ng pagtago ng kanilang buhok. Kabilang sa kanilang kaisipan, kakaiba sa aking kinagisnan. Kaya tira pa ako sa pag-unawa. Pasensya na. Makarating sana sa'yo na wala akong batid na masama. Alam ko namang hindi mo sadya. Ngunit sa ilalim ng pangako namin kay Ala, ang makakikita lamang ng mga marilag na hibla ay ang pamilya lamang sa dugot puso. Wala nang iba. Ngunit kasama ang isang liban sa pangako, ang kinikilalang asawa para sa aming mundo. Ang ibig sabihin ba nito? Huwag naman po sana ganito. Huwag naman sana mabigo. Huwag naman sana mapagtanto. Hindi maaari ang pangyayaring ito. Nais ko lang naman panatilihin ko anong meron tayo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ito magiging hadlang sa kung anong meron sa atin. Dahil para sa akin, magkaibigan tayo. Ito ay ating lihim. Minanta, my dear na taku! Umaya! Umaya! Asifa! Asifa! Ano? Asifa! Ano? Asifa! Hindi ko maintindihan! Ezra? Ezra! 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 Alam kong galit na galit ang puso't isip mo. Ngunit hindi mo maiintindihan, hindi mo mararanasan, at hindi mo mapaniniwalaan sapagkat ibang-iba tayo. Malabo ang tayo. Malabo ang ikaw at ako. Pangako ko kay Mama at Papa na ang relihiyon namin ay wala nang makahigit pa. Siya at siya lang ang sinasamba. Kung di lang sana tayo pinagtagpo sa taguan ni Bathala, kung di lang sana tayo dinatnan ng tadhana, kung di lang sana tayo isang haram na naging haram sa kung ano sana ang maaari sa tayong dalawa. Enzo. Isa, dalawa, tatlo.
Sa ikasya mo na sa